Good morning po sa inyo lahat. Isa pang muliyugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po ng ating araling ngayong umaga ay ang mga tunay na tinubos ni Kristo. Ang mga tunay na tinubos ni Kristo. Umami na lang din ang mga tunay po ng mga Kristiyano, mga anak ng Diyos at mga ligtas, ligtas sa parusa, sa kasalanan, tayo po'y tinubos na ng ating Panginoon Jesus. Ay nga po sa unang Pedro 1:18-19, ang pinantubos po sa atin ng Panginoon sa walang kabuluhang pumuhay na ating minana sa ating mga magulang ay hindi ang mga bagay na niisira o nauubos, tulad ng ginto o pilak. Tayo po'y tinubos po sa magitan ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Jesus na siyang korderong walang batik at kapintasan. At maganda po sabi po ng Biblia sa Tito 2:14 na makatangian po ng mga tinubos ni Kristo. Sabi po roon, inihandog niya ang kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging bayan niyang masigasig sa paggawa ng mabuti. Kaya para sa aking mga minamahal mula po sa Tito 2:14 at inikita ang dalawang katangian na mga tinubos na ating Panginoong Yesus. Una-una po ay ang kabanalan. Tayo pinalaya na sa kasamaan upang linisin. Kaya sabi po sa unang Pedro 1:15-16 sabi po roon na dapat tayong magpakabanal sa lahat ng ating ginagawa sapagkat ang ating Diyos mismo ay banal. Ikalawang katangian po ng mga tinubos na ng Panginoong Yesus ay sa Tito 2:14 ay sila po yung masigasig sa paggawa ng mabuti. Bilang namumuhay na po ng may kabanalan at na, tayo po ay nag-alisas ng masamang gawain sa ating buhay, tayo namin po ay dapat masipag na sa paggawa ng mga wasto at mabuting gawain. Isa pong na pong maringlayong po nito na tayo po ay masagana sa mabuting gawain ay upang ayon po sa Matthew 5:16, kapag nagliwanag tayo sa ating mabuting gawa, pupurihan ang ating Ama na nasa langit. Kaya may tayo po ba totoong tinubos na ng ating Panginoong Yesus? Nawa po at ipakita po ang dalawang katangian ng mga tunay tinubos na ating Panginoon. Una-una po, mamuhay tayo ng banal at dalisay. Ikalawa po, tayo po sumagana sa mabuting gawa. Maraming salamat po.